happy holiday. Ito pa lang naman, pero ang dami na yan. Ang dami na yan. Good morning, everyone! Welcome back to another vlog. And today, as I've mentioned in the previous vlog, I will be going to Sioux Falls kasi may appointment ako ng 9 a.m. Grabe, sobrang aga kong nagising. Pero siguro dahil maaga din ako nakatulog. Wow, maaga. Tapos just na ako nakatulog. Inantay ko pa kasi yung upload ko. Tapos nag-edit ako kagabi, ganyan-ganyan na ako. But anyway, gusto ko nang ma-upload lahat. Para updated na kasi late na yung mga uploads na yun. Medyo malamig na naman. Ang temperature right now is 32 or 33. Pero naka-t-shirt lang ako. Pero naka-joggers ako. But anyway, I'm gonna wear my winter coat naman. Sana maging okay yung travel ko. Especially that I'm gonna drive the truck. Sa bagay, na-drive ko naman yung truck when we were traveling to and from Canada. Feeling ko kaya ko naman. Yun lang kasi yung kinaka-worry ko kapag nasa city na ako mismo. Syempre, mas maliliit na yung mga daan. So, mas mahirap na yung i-maneuver. 2:30 guys, gising na ako. Ano ba yan? Wala namang magandang mapanood. Anyway, samahan nyo ako sa pagpunta ko ngayon sa Sioux Falls. Paano ba to? Ganyan. Sige, experiment ang sasakyan. Grabe, para akong nasusuka. Kagabi pa to. Same lang naman yung kinakain ko. Tapos na yung appointment ko, guys. And it wasn't that bad. Yung appointment ko pala kasi hindi ko sinabi. Nagpa-Brazilian wax ako. Ang hirap namang maging buntis. Ang hirap ng hygiene ng buntis. May appointment kasi ako sa OB clinic next week. And hindi na ako makashave. Hindi ko na makita ng maayos. Hindi rin ako makasquat or whatsoever para ma-shave and all of that. So gusto ko naman na presentable tayo sa OB. Masakit siya pero bearable naman. Tapos sabi nila, first lang daw kasi masakit. Tapos sa susunod na mga appointments, okay na siya. So I'm gonna thinking, gonna do it every month until mag-deliver ako. Uwi na tayo guys. Punta na tayo dun kay Sir Ma. Tara, let's. Alas na tayo guys. Naka-close pala tong ano, nasa harapan ko na kalsada. Pero hindi ko napansin to kanina nung dumating ako. Yung pamandin yung shortcut papuntang Walmart. So, iikot ako ngayon. For sure, pagdating ko, madilim na. Tsaka hindi masyadong malamig ngayon. Ang kasarap ako yung side mirror ko. Kumahanap siya. Nasaan ka banda? Saan ang map ko ninyo? Try to forget, but the thoughts they seem to drown me instead. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. Right guys, so tapos na ako mag-shopping. Nung oras na, tagal ko na paikot-ikot, hanger lang yung bibilhin ko. Dami ko na namang nabili. Sorry, Mac Nichols. Tara na, umuwi na po tayo at ako'y gising na. Hey guys, I'm back! Grabe, ang init dito sa apartment. Gusto ko yung lamig sa labas, yung parang chill lang, parang Baguio vibe lang siya. Pero pagdating dito sa loob, Diyos ko, napaka-init, 72. Naka-72 pala kasi ang heater ni Mac. Di ba ang pupuntahan ko lang doon ay hanger. Hanger tsaka mesh bag.
Ito talaga yung sakit ko. Pupunta ako doon, tapos may iniisip ako na bibilhin. Tapos paglabas ko, yung iniisip ko na bibilhin ko, hindi ko nabili. Tapos I have a lot of stuff. Hindi siya planned na bilhin. Bumili ako ng maliliit na hanger. Ang tagal kong hinanap nito, pa iba-iba kasi pala yung mga lane nila. Tinitingnan ko pa sa Walmart app kung nasaan yung mga lane. Tapos pagpunta ko, ba't wala? Yung pala nasa baba. So ito siya. This is the infant and toddler na hangers. 10 hangers na yung isa dito, nito. Wala pa palang $2 to. So mura lang. Pero wala sila yung velvet. Gusto ko sana yung parang velvet. So bumili ako ng, I think, 4. Kumuha ako ng 4. Kukunin ko na sana lahat. Kasi sabi ko, ay, baka may nanay din na naghahanap ng hanger. Iwan ako ng mga ilang piraso dun. 40 pieces yung kinuha ko. For the organizers, kasi madami siyang mga socks na binili ni daddy niya. Mga socks, mga beanie, mittens, ganun. Yung mga tiny stuff. Bumili ako ng ganito, acrylic na siya na organizer. Stackable din siya. Pwedeng ilagay to sa drawer. Pwede din ilagay muna dun sa cabinet. So, bumili ako. Kinuha ko na lahat ng kaya kong abutin. Meron pa naman natira dun. Kaso nasa pinakamataas na siya na shelf. So, kinuha ko is 5 na ganito. Narrow bin siya. Grabe guys, hirap na hirap ako talagang nagtaas ng mga tuwong. Hirap. Nakatatlong balik ako. 2 beses para kunin lahat ng stuff. And then, yung pangatlo is para mag-park sa street parking. Kasi yung truck, wala na siyang sticker. Isang sasakyan lang kasi yung may sticker. So, nilipat ni Mac yung sticker sa parking dun sa sasakyan ko kasi yun yung ginagamit niya. Wala pang toilet paper dito. Kung alam ko lang, ang dami naming toilet paper sa bahay. So next time na pag-uwi ni Mac, papabaon ko yung mga toilet paper. Pero sabi niya, meron daw sa truck. Kaso nasa likod. Ayokong umakyat sa yun sa likod niya talaga dun sa ano ng pickup. Yun. So bumili na lang ko ng 4 lang. Tapos pakuha ko na lang sa kanyang ibang toilet paper sa bahay. Ang dami naming toilet paper dun. Tsaka paper towel. Kumuha rin ako ng paper towel. Kasi kanina nagluluto ako, saan yung paper towel mo? Sabi, nawawala. Bumili din ako ng Kleenex para sa bedside table sa kwarto. Parehas kaming sumisinghot. Kaya kailangan namin ng sumisinghot. Parang nagda-drugs. Kailangan namin ng Kleenex sa bedside table. Sa Iowa, yung bedside table namin, tigisa kami ng bedside table. May Kleenex kami, tapos pati sa salas, yun. Ay, lahat na. Tablecloth para dito sa table, dito sa dining. Malit lang naman tong table dito ni Mac. Tapos, ayoko kasi, plastic kasi siya, hindi kasi siya wood. Kaya medyo madulas siya. Para naman maging mas homey ang vibe dito. Para talagang bachelor's pad tong nangyari sa apartment niya. 2 kasi meron din siyang table sa kwarto. Pinaglalagyan niya ng laptop. And then, bumili lang ako ng scent booster para sa mga lalabhan ko. Hindi ko alam kung may ganito si Mac, pero gusto ko yung kay baby ay malagyan na ganito. Ah, nga pala guys. Hindi na ako bumili ng pang infant or pang baby na sabon, tsaka yung mga ganito. May ganito talagang pang sabon para sa baby. Hindi na ako bumili. Try muna namin yung mga regular lang na detergent. Pero kung talagang magka-rashes siya, check muna kung magra-rashes siya. Pero feeling ko naman hindi. Si Mac, pag yung nagka-rashes, mana kay Mac yung skin nun. Si Mac na naman, rashes na naman. Nataglamig na naman kasi. Pinawag ako ng Christmas decor. Para mas itong bumili ng Christmas tree. Kaso iniisip ko kasi, bumili ng Christmas tree dito, ako lang din ako magde-decorate. Tapos ang lalaki ng mga Christmas tree. Pero ang mura ha, ng mga Christmas tree nila. Ako lang din ang magde-decorate, ako naman papagod. Hindi na lang, kaya bumili na lang ako ng something na pang Christmas decor lang na lalagyan na lang dito sa table. Bumili ako ng snowflakes na ganito, wood siya. Tapos shiny yung ganito niya. Yan, so pwede siyang ilagay sa table, ganyan. And then sa tabi niya, dahil po lalaki ang nakatira dito, ay bumili ako ng truck na may Christmas tree. So parang tabi sila. Gusto ko sanang kunin kanina yung word na joy. Kaso baka sabihin na minarkahan ko na naman yung apartment. Nag-iwan na naman ako pangalan ko. Pero mas okay kasi yung truck. Parang mas vibe siya dito sa apartment.
Oh, I got panty liners. Grabe, bumili lang ko ng panty liner nung isang araw sa Denison, pero iniwan ko lahat sa bahay. Sabi ko kasi, meron po ba akong panty liner dyan? Sabi ko kay Mac, hindi ko alam. Kaya bumili na lang ako para may gagamitin ako pag nauwi ako dito. CeraVe, kasi yung aking facial wash dyan, nakita ko kanina, ay ubos na po. Inubos na po ng asawa ko. Kaya bumili na ako ng facial wash. This is the foaming facial cleanser for normal to oily skin. Hindi ko alam. Dapat yung pang dry skin. Kasi parang ang dry ng skin namin ngayon, di ba? Yan siya. Pero CeraVe naman, ma-hydrating pa rin naman yan. Oh, bumili pala ako ng another organizer. Para lang sa drawer. Para yung mga stuff ko na hindi iwan ko yung mga skincare, mga makeup nandun. Para maayos. And then I got here a candle na Country Holiday. Kasi binigyan ko siya ng card for the Bath and Body Works. Kasi Bath and Body Works yung mga wallflower niya. Hindi naman siya bumili. May pagkain pa rin dito. So, gusto ko ito pag magluluto para naman medyo mamask yung amoy ng food. Lalo na kasi winter, ang hirap magbukas ng bintana kapag nagluluto kasi malamig. So, lagi kaming doon sa vent lang. Then, bumili din ako ng lighter para dito sa kandila. Yakult. Alam ko gusto niya yung Yakult. So bumili ako Yakult para sa constipated daddy. And then I got here milk. Hindi ko alam kung may milk siya kasi tinanong ko sa kanya nung umuwi siya sa bahay bago nga nagpunta dito, may milk ka pa ba dun? Kasi hindi na ako bibili ng milk dito pag may milk ka dun. Sabi niya meron, pero parang wala akong nakita kanina. So, bumili na lang ako ng full milk. Itong maliit lang para just in case na hindi ko maubos. Or para mas mabilis lang na maubos, hindi kami mapapanisan ng gatas. Parang nagbimik ko lang ata siya pag gusto niya lang makatulog. Pero ako, ngayong buntis ako guys, hindi talaga ako ma-milk dati. As in, para ako nasusuka pag nagmi-milk ako. Sabi, nagtataka nga si mama ko kasi nung bata daw akong takaw ko daw sa milk. Pero nung, lalo na nung nag-college ako, hindi ako talaga ma-milk. Soy milk. Yun ang gusto ko. Pero yung milk na ganyan, ayoko talaga, hindi ako masyado. Pero hindi kasi to yung parang pangbuntis. So I'm still waiting for the padala of mother-in-law. Binili ko ng donut, guys. Para sa baby donut. Sabi nung kawork ko, what's your craving? Sabi ko, malo. Parang lagi lang ako nagpapabili kay Mac basta umuwi siya yung sa pagtatanong niya, anong gusto mong bilhin ko? Ganun, donut lang. Donut. Tapos may particular donut na gusto ko. Yung parang donut na may sugar lang siya on top. Tapos wala akong mahanap kanina. So ito yung kinuha ko na lang. Assorted na lang siya. Tapos wala dito yung gusto ko. Pero okay lang din na maple, Bismarck, chocolate, I don't know this one. Tapos, ano din to? Parang glaze lang to. Yun. Pero okay lang din naman. Maglalaba ako ng damit muna ni baby bago ko labahan yung laundry ni Mac. May isang basket siya ng laundry dun para lahat magawa ko na tonight. And then, may internet na siya kaya makakapag-upload ako ng video while waiting for the laundry. So, yan. Samahan niyo ako na mag-laundry! So, ito na siya guys. Yung table. At least medyo nagkabuhay na. Medyo may pa-homey vibe na. May Christmas feels na yan. Ito nga lang wrinkled siya dun sa pagka-fold niya dun sa nung nasa shelf siya. Kaso wala kasi yung steamer dito. Nasa bahay sa Iowa yung steamer. Wala rin plancha dito. Si Mac din naman kami nagpa-plancha ng mga scrub suit kasi namin. So, ayan na lang muna siya. So, kakatapos ko lang mag-ayos ang mga damit namin ni Mac dun sa locker. Pero, I realize kulang ng hanger. Lahat na lang pala tinutupi niya. Gusto ko sana yung mga long sleeves niya. Nakahang, pero kulang ng hanger. Kasi yung mga dresses ko, hinang ko na rin siya para mas madali kong mahanap. Kasi nakatupi-tupin. Ay, lalaki nga naman. So, bukas pupunta ulit ako ng Walmart. Bibili ng hanger para kapag wala siya, may magawa ako. Hindi na ako makakapag-edit for sure. 11:18 PM na. So, ngayon ay ihahang ko lang yung mga damit ni baby. Tapos, dito na rin yung ibang organizers. For the meantime, na mga organizers for like the socks, the washcloth, ganyan. Para mas madali. May binili pa siya dyan na isang set ng Nike na pang newborn. Diyos
ko. Parang ayoko na lang i-hanger. Parang tupiin na lang sana kaso wala pa kasi yung dresser. But anyway, ihahang ko na lang muna siya for the meantime. Oh, almost done na ako, guys. Pero may mga hindi masyadong na-dry. Yung mga nasa mesh bag niya na mga headband niya, mga socks, ganyan. Kasi medyo makakapal yung mga, hindi pa siya masyadong na-dry. Kaya inuulit ko pa na na-dry siya. Tapos, nahang ko na yung iba. Actually, halos lahat hinang ko. Except dun sa maliliit talaga. Ang dami niya palang damit. Pero, madami pa akong naiwan sa Iowa, guys. Next na balik ko dito, dalhin ko na lang yung mga yung para maayos ko. And sabi ko kay Mac, kailangan na talaga namin kumuha ng dresser para maayos na talaga siya. Ito pa lang naman, pero ang dami na niyan. Gusto kong bumili ng parang divider ng mga hangers na nakalagay 0 to 3 months, 3 months to 6 months, ganun. Para mas makita namin. Pero siguro, kung may dresser na, I think mas madali ko na siyang ma-organize kasi malilabel ko na. May label maker naman ako dun sa bahay. So, yun, siguro mga dividers na lang or mga bin organizer like this one. So, eto yung mga burp cloth and mga washcloth, nandito na siya para malagay ko na dun sa cabinet. Tapos, itong isa naman ay ito yung mga pang newborn talaga na sobrang liliit na mga ano, mga damit. Tapos, yung ibang pantalon lang, yung ibang shorts and pantalon nandun pa sa Iowa. Madami akong binili sa ano eh, sa Canada. Ito naman mga swaddles and swaddle pa siya. Hindi ko pa siya ma-complete kasi nagda-dry pa yung iba. So, I think taman tong mga swaddle na to kasi ayokong bumili ng madaming swaddle and then in the end ayaw pala niyang ma-swaddle. Tama na muna to para makita namin kung ano yung gusto niya na swaddle, kung gusto talaga niyang mag-swaddle. So, itong mga ano niya, towel niya, kala mo lalagay ko na lang siguro dito. May blanket pa siya dito na binili ni daddy niya, yung unicorn. Ay, hindi unicorn, parang heart shape, ganyan. Halos mga pink lahat, guys. So, kung nakita niyo naman na yung mga previous na mga shinare ko sa inyo is na-share ko na tong mga damit na to, I think. Nilabhan ko na rin yung mga damit ni Mac, kaya dami pa akong aayusin. It's already 12:16 a.m. Medyo naantok na ako, pero may energy pa naman. Wala naman akong gagawin bukas. Babalik lang ako siguro ng Walmart. Tutulog lang kami maghapon bukas. So, thank you so much everyone for watching. I hope you enjoyed watching this video. I'm sorry kung puro ganito na yung ano yung content natin. So, I'm gonna review all the contents that I have listed before I even got pregnant para makita ko kung ano yung mga pwede natin gawin, ma-share para naman sa mga future nurses lang. Papunta dito or parang sa life, hindi lang about sa pregnancy, but for now guys, pagbigyan niyo muna ako kasi gusto ko nang matapos to talaga, kaya ano na. Gusto ko na maayos ba? Para pag sobrang laki na ng chan ko, hindi na ako pagalaw-galaw pa. Gusto ko yung ngayon pa lang na carry ko pa lang, umupo, dumapa, or something like that. Makapag-squat, madali ko siyang maayos. Unlike kapag sobrang laki na at sobrang bigat ay mahirap na alam. Magsi 7 months na yung chan ko. 2 weeks na lang. 7 months na. Ay, ang bilis! Ang bilis! Yan lang guys. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload a video here on this channel. And I'll see you guys on our next one. Bye! What it takes to fill this empty void inside.